Good day sa atin dyan mga paps, mga mams. Ayan for today. Yun nga, makikita nyo naman dun sa thumbnail natin, diba? Ito, mag-i-install tayo ng bagong switch. So, itong switch na to is, ito po, naka-indicate po dito yung diagram. So, meron po tayong 12 volts na battery. Tapos, ito yung switch natin. So, may tatlong wire po yan. Merong red, black, tsaka green. Tsaka, ito po yung nag-i-indicate po ng auxiliary light natin. So, pagpasensyahan nyo na yung diagram ko mga paps, mga mams, kung hindi gaano kaganda. So, ang main purpose lang din naman ito is ipakita sa inyo yung paano pagkakabit. So, meron tayong actual talaga dito mga paps, mga mams. So, ito, lithium battery na 12 volts. So, ito yung ginagamit kong pang test sa mga light ko kung okay pa ba o pundido na. So, makikita nyo naman mga paps, mga mams. Yan, ikabit lang natin. So, yan, wait lang muna. So, itetest po natin ngayon kung gumagana ba yung battery natin tsaka yung ilaw. So, yan po. Pero hindi po gaano kalakas yung battery ko kasi mukhang isang taon ko na po itong ginagamit tsaka hindi pa ito na-charge. So, wala din po akong available na charger nito. So, yan mga paps, mga mams. Yan. So, yun nga, umiilaw siya. So, ngayon naman is, sundin natin yung nasa diagram. So, yung naka-indicate po dito sa diagram mga paps, mga mams is 12 volts. Yung red po is connected po dapat siya sa red na switch, red na wire sa switch natin. So, ipakita lang natin para hindi tayo maguluhan. So, ito po yung tatlong wire. Yan. So, itong red, i-connect natin dito rin sa red. So, pasensya na mga paps, mga mams, kung merong dumi yung kamay ko. Kumalikot na kasi ako kanina eh. Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan. So, ito naman. Itong negative is i-connect lang din natin sa negative din ng battery as indicated in the diagram at saka negative din ng ilaw natin. So, maikling tutorial video lang po to. So, yung negative po ng ilaw natin is ito pong white. Ito pong merong red is ito po yung positive. So, yan nga. Naikabit na natin. Tapos, ito namang green wire is i-connect natin sa positive ng dito. Yan. So, umilaw na siya mga paps, mga mams. Yung switch po natin, umiilaw po yan. Kaso nga lang, hindi masyadong kita kasi maliwanag pa. So, kapag gabi, umiilaw po to. Yung kulay ko po kasing napili is kulay white. Para naman may ilaw din na maganda. Tsaka, takapansin na rin. So, yung sa akin mga paps, mga mams, hindi masyadong kita kasi nga maliwanag pa. So, itatry din natin to mamayang gabi if umiilaw nga ba siya. Pero kapag ikakabit lang natin sa dito mga paps, mga mams, so, dito, ewan ko if kita ba? I think mukhang mahina na talaga yung, mahina na yung battery ko. So, ipagpapatuloy na natin siya sa actual talaga sa motor. So, kung makikita nyo mga paps, mga mams, ito po yung dati nating switch. Ito po ay napakasimple lang gamitin. Ganito lang kasi yan. Parang toggle switch na rin. So, papalitan po natin ito ng yung pinakita natin kanina sa diagram. So, eto, okay pa naman ito mga paps, mga mams. Kaso nga lang, kung minsan pumapalya siya kapag umuulan kasi napapasukan ng tubig. Di katulad nung isa, naka-indicate talaga doon na waterproof. So, let's try. So, guys, at saka ito na nga. Yan, natanggalan natin pero connected pa rin siya doon sa ilalim. So, ngayon naman is, tatanggalin lang natin itong bolt dito. Para naman ma-access natin yung accessory wire. Para doon natin siya ikabit. So, since magtatanggal tayo nito, papakita ko na lang din sa inyo. Yan. Magkabilaan po yan. So, syempre, huwag din natin kalimutan yung nakakabit dito sa ilalim na screw. Yung sa akin kasi, last time, nung umulan, kung mapapansin nyo, yung sa last vlog natin, inabutan ako ng ulan, inanod yung screw na dapat dito. So, buti na lang nakahanap ako ng alternative na pwede ko rin gamitin. Tsaka match yung thread niya dito sa nut. Ito. So, ito na lang yung ginamit ko. So, ngayon naman, dito na. Natanggal na rin natin yung screw doon sa kabila. So, pansinin nyo yung wirings ko. Mukha na talaga siyang spaghetti sa sobrang dami ng kinabit. So, okay lang din naman. Nare-recognize ko pa naman lahat ng wiring. So, yung sa mga bago pa lang, siyempre, napaka-kunti pa lang nung nakakabit sa inyo. Yung sa akin kasi is ito. Hahanapin ko lang naman yung kadugtong nito eh. Napakadali lang naman. So, dun din tayo magkakabit ng wire. So, ito nga. Ito. So, ito lang naman yung papalitan natin. Tsaka, sundin lang natin yung nakalagay sa diagram. So, ito na guys. At saka, nilagyan ko na siya ng shrinkable tube para hindi masira ng madali. So, yung switch po natin, eto, yan.
yung tatlong wire ko pong, yung isa is dito sa body ground, mapapansin nyo sa metal part ng motor natin. Yung isa is connected dun sa may ignition switch natin dito. So itong red na wire, dito ko po siya nilagay, na connected dito sa ignition switch para saka lang siya magkaka-power, para saka lang siya magkaka-power kapag yun na nga, inon yung ignition switch. Yung isa naman, itong green is nilagay ko siya sa white wire ng relay. Relay natin kasi ito yung trigger niya. Meron kasing relay yung auxiliary lights ko, mga paps, mga mam. So meron akong ilalagay dyan sa description yung paano magkabit ng relay sa auxiliary lights natin para pantay talaga yung ilaw niya, tsaka malakas yung hubugan ng ilaw. So ganun lang kasimple, mga paps, mga mams. Ngayon naman is iinitin lang natin to gamit yung lighter, kasi syring cable tube to yun dito, electrical tape. So ngayon lang nagkaroon ng stock ng syring cable tube. Eh kung mapapansin nyo, electrical tape yung ginamit ko, medyo magulo. Kung syring cable yan, napaka linis tignan talaga. So ganun lang, mga paps, mga mams. So uulitin ko, itong red na wire ng switch natin is connected sa ignition switch o sa accessory switch natin, accessory wire. Yung green naman is connected dun sa white wire o trigger ng relay natin. Yun. So yung isa naman, yung black wire is connected siya dito sa body ground. So ganun lang kasimple, mga paps, mga mams. So ipa-finalize na natin to. So guys, eto na, gagamitan lang natin siya ng lighter. So meron nga pala akong isang wire dito na i-connect ko rin dito. So itong green wire na po to is dito po yan sa halo switch natin. Yan dito. Para po to sa mga accessory lights natin. So ito, dudugtungan ko na lang to papunta dito para hindi na masyadong na-stretch out yung wire natin. So eto na guys. Gagamitan lang natin siya ng onti. Yung kagandahan kasi ng shrink cable, mga paps, mga mams, mas durable siya kaysa electrical tape. Kasi yung electrical tape, mga paps, mga mams, nagbe-base po yun sa adhesive. So kapag nawala po yung adhesive ng electrical tape, wala na. So ngayon naman, dito rin sa white, sa green na switch natin, green na wire, connected sa trigger. Ganun din yung mapapansin nyo, yan, kapag pinindot natin, yun o, ngayon, nakikita na natin na maayos yung ilaw nyo. Yun o. So, ganun lang, mga paps, mga mams. Ganun lang kasimple. Ngayon, ikakabit na natin siya dito sa pinaglagyan natin dati. Yan. Para mas malinis tignan, diba? So, eto na, finally. Nakikabit na rin natin. Yan. Makikita nyo naman dun. Ilaw talaga. So dito naman, mga paps, mga mams, focus lang natin, umiilaw naman siya. Yan. Umiilaw naman. Mas matingkad yung kulay nito kapag gabi. So yun nga. So, before we end this vlog, mga paps, mga mams, ayan, isang maikling shoutout nga lang pala. So, yan nga guys, shoutout nga pala. So, inabutan na naman tayo ng ulan. Shoutout ako kay Eduardo Gutierrez. Ayan, shoutout sa'yo, paps. Shoutout din ako kay Oro Oxygen Corp. Ayan, shoutout sa'yo, matagal na itong nagpapashoutout. Shoutout din ako kay Joe Kenneth Pataguan. Ayan, shoutout sa'yo, paps. Shoutout din ako kay Rowena Jagop. Shoutout sa'yo, mams. Isang napakalaking shoutout din kay Paps John Moto. Ayan, paps, malaking shoutout sa'yo. Shoutout din ako kay Gerald John Lamberte. Ayan, shoutout sa'yo. Shoutout din ako kay Alwin Mangkil. Ayan, napakalaking shoutout din sa'yo, paps. Shoutout din ako sa mga baguhan nating mga YouTuber dyan, sa mga nagsisimula pa lang. So, ayan, feel free to comment down below your YouTube channel sa mga bago pa lang at saka nagsisimula. So, dito, mga paps, mga mams, hindi nyo na kailangan pang magbayad at saka
para magpa-sponsorship o kung ano-ano man. So, ito nga, katulad ni Jurassic Kitchen, ayan. Shoutout sa'yo, paki-subscribe na rin yung YouTube channel niya, mga paps, mga mam. So, yung mga tips niya at ideas sa pagluluto, andyan, makikita nyo. Ilalagay ko na lang yung link niya sa description down below. Isang napakalaking shoutout din sa kay Inday Lalang. Ayan, same din sila ni Jurassic Kitchen, mga cooking ideas din yung mga binabahagi ni Inday Lalang. Ayan, so, sa mga bago pa lang dyan na nagmo-moto vlog o sa mga tutorial vlog natin dyan ng mga kapapsi, so feel free to comment down below, mga paps, mga mams, yung mga YouTube channel nyo. So pwedeng-pwede natin yung ibahagi para magtulungan tayo sa pag, yun nga, pag-subscribe. So wag na kayo mag-comment down, mga paps, mga mams, na subscriber mo ko, paps, kasi eventually, madidetect din yan ni YouTube. So kinakailangan ko rin yung i-take down yung mga comment down na paps, paki-subscribe, naka-subscribe na ako sa inyo. So wag na kayo magsabi ng naka-subscribe na ako, mga paps. Sabihin niyo lang na natapik na kita, mga natapik na kita, paps. Nasipa ko na yung bahay mo, paps. Yung mga ganung bagay na lang para mas mainam, tsaka pwede natin gamitin kaysa doon sa subscribe, kasi yung YouTube natin algorithm is talagang napaka AI kasi yan eh. Artificial intelligence, so lahat ng mga keyword na subscribe na didetect niya yan, tsaka ibabawas niya yan sa subscriber mo. So iwasan na lang po muna nating mag comment dyan sa comment section ng subscribe o sub to sub, ganung mga bagay. So yung giveaways nga pala, so yun nga, ito rin, isa rin to. So yung giveaways na matapos na naman, sininaabangan nga ng lahat, paki-click na rin ng like ng Facebook page natin. Paki-like na rin kasi doon ko ilalagay yung announcement ng mga nananalo o mga mananalo nga pala. Yung mga mananalo nga subscriber natin dyan, saka mga supporter. So, huwag kayong mag-alala, mga paps, mga mams, kasi malapit na. Tsaka ilalagay ko rin doon yung exact date ng pagpapag-giveaways natin. So, abangan nyo yung raffle draw natin kasi mukhang masaya-saya rin yun. So, yun nga, hindi ko na patatagalin to. Paki-subscribe na rin yung mga nilagay kong link dyan sa ibaba. Ride safe, stay safe, God bless, guys. Ingat-ingat sa daan. Peace out.